Dahil sa pandemya, maraming negosyo ang nalugi. Kaya naman naisipan ng ilang negosyante na ilapit ang kanilang mga produkto at serbisyo sa kanilang mga parokyano. Ang paborito ng mga Pinoy na street food, naisipang ilako ng 22 taong gulang na si Tin na tinawag niyang Bike BQ. Hi! Hello po. Hi Tin, ako si Ma'am. Hello. Apo. Ayan, ito pala ang sikat na Bike BQ. Apo po, hotdog sandwich po. Una lang pakwento sa amin, paano ka nagsimula dito sa Bike BQ? Napatambay po minsan sa bahay po ng kaklase ko na nag-iihaw po siya sa tapat ng bahay nila. Tapos, naisip ko po, paano ilagay ko po sa bike yung ihaw po? Sinisiguro daw ni Tin na sumusunod siya sa safety protocols ng gobyerno, lalo na at pagkain ang kanyang itinitinda. Siyempre, kailangan natin tikman yung sandwich. Apo, mainit lang po. Ang init pa niya, talagang bagong luto. At saka, naka-gloves talaga si Tin. Sa ngayon, hotdog sandwich ang ibinibenta ni Tin. Wala mo ng barbecue, mahal kasi ang presyo ng baboy ngayon. Kumikita siya ng 700 to 900 pesos kada araw. Self-supporting si Tin. Noong nakaraang taon, ay nakapagtapos siya ng senior high school. Dahil walang sapat na perang pantustos, ay huminto muna siya sa pag-aaral. Sakaling magawa ko na mapadami yung ganto, ayun po, ipagpapatuloy ko yung pag-aaral ko sa susunod na taon. Tin, meron pala kaming ibibigay sa'yo munting regalo galing sa On Record. Ito, mga panggamit mo dito sa bike BQ mo, mga face mask, alcohol, at saka meron kami special gift para sa'yo. Open mo siya. Ito, toto. Thank you po sa lahat. Ayan, we wish you more success sa business mo. Opo. Balik Pilipinas na ang ilan nating kababayan na galing abroad. Mahigit kalahating milyong overseas Filipino workers ang nawala ng trabaho. Ang ilan sa kanila, napilitang umuwi sa Pilipinas. Isa rito ang seaman na si Joel Arbitrario. Isa siyang galley utility o assistant sa kusina ng isang cruise ship. October 2019, nang sumampa sa barko si Joel. Ngayon guys, punta naman natin ngayon yung idol natin dito sa barko, no? Pero matapos ang 4 na buwan, ay huminto ang kanilang operation dahil sa pandemya. Pagdating ng February, so na-stop na yung cruise. Nawalan na, hindi na sila nagpasampa ng pasahero. So ang naiwan doon, yung mga stop na lang. Ayun guys, punta tayo. Puro swab test naman. Napilitan siyang umuwi ng Pilipinas June ng nakaraang taon. Dahil wala pang kasiguraduhan ang pagbabalik ng operasyon nila sa barko, naisipan niyang magbenta ng Lomi on Wheels. Ginagawa ko to kasi talaga para sa pamilya ko. Ako sanay ako maghirap, pero ayoko makikita yung mga anak ko na maghirap din eh. Kumbaga, gusto ko silang bigyan ng magandang kinabukasan. Kasi yun yung hindi ko nakuha dati. Naiiwan sa bahay ang asawa ni Joel para alagaan ang dalawa nilang anak. Sa puhunang 5,000 piso, nasimulan niya ang kanyang negosyo at nakagawa siya ng sarili niyang food cart. Unang araw namin sa pagtitinda ng Lomi, so medyo may mga buhitili naman kahit pa paano. Yung pinaka-struggle talaga ngayon sa business na ginagawa ko is mahal talaga ngayon yung bilihin. Imbis nakikita ka na malaki, lumiit talaga siya kasi nga, nagtaas ang lahat ng mga bilihin. Pumatok sa panlasa ng kanilang barangay ang tinda niyang Lomi. Noong umpisa, ay kumikita siya ng 400 to 500 pesos kada araw, malayo sa kinikita niya sa barko. Malayong-malayo talaga. Pero at least ngayon, sabi ko nga, na nasusustentuhan ko yung mag-iina ko, nabibilang ko ng pagkain. Lumago ang kanyang negosyo, kaya nagkaroon na rin siya ng sariling pwesto. Ngayon ay umaabot na sa 1,500 pesos ang kinikita niya kada araw. Marami na rin pagpipilian sa kanyang menu maliban sa Lomi. Ang dating seaman, seaman no Lomi na ngayon. Saludo kami sa iyong sipag at diskarte, Joel. Salamat sa On Record sa pagbigay ng napakagandang apron. So meron na akong mga gamit sa pagluluto ko.
Coffee with the View ba ang hanap nyo? Sagot na yan ng Lost Ranger Cafe. Mag-relax, uminom ng kape, at iba pang refreshments habang pinagmamasdan ang Mount Arayat sa Candaba, Pampanga. Ang magkasintahang sina Robby at Andrea ang may-ari ng cafe. Unang-unang gusto kong tanongin, Robby, Andrea, paano niyo ba naisipan itong negosyong ito, no? Itong Lost Ranger na ito? Sa una po is nagbibiroan lang kami. Isang beses napapunta kami sa mismong location. Nag-bike kami, saka nag-exercise. Then, siyempre, pagkatapos mo magpapawis, gusto mong uminom ng malamig na inumin or kahit anong inumin. Then, pagpunta namin doon, wala kaming mabilan kasi totally walang establishment doon. So, doon pumasok yung idea namin na magtayo ng coffee shop. Sa Singapore, dating nagtatrabaho ang dalawa. Barista roon si Andrea, samantalang bartender naman si Robby. Umuwi sila sa Pilipinas matapos mawala ng trabaho dahil sa pandemya. Fast forward sa present, minsan hindi pa kami open, may pila na kami agad. So, tas yung may mga customers kami na dumadayo from iba't ibang lugar like Manila, Quezon City, Cavite, Tarlac, Nueva Ecija. So, talagang dinadayo na siya na dati ang market lang naman talaga namin is yung mga taga dito. Sinisiguro din nila na sumusunod sila sa safety protocols ng gobyerno. Ano sa tingin niyo naging impact, no? Bakit naging gano'n na lang kachi sa mga tao, no? Talagang kinagat nila itong pakulunyong ito. Saka ang kakaiba po sa cafe namin is hindi po kami nasa apat na sulok lang katulad ng mga normal na coffee shop. Marami ka pong makikita sa amin. Unang-una ang Mount Arayat. Kahit nakapila ka po is iba-iba. May enjoy mo yung view sa mga taong mga dumadaan. Ambience. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, maganda ang epekto sa ekonomiya ng ganitong diskarte ng mga small enterprise. Ito yung mga umuusbong na negosyo, maliliit man ito, but at some point, it also helps the economy. Dahil unang-una, syempre, pagdating sa pagdidiskarte, yung consumption pattern ng ating mga kababayan, isa po ito sa nagpapalago ng ating tinatawag na gross domestic product.